What happens when words cross the line? When does a speech become a matter of legal concern? Quite recently, we've witnessed an incident that has sparked such questions, involving former Biliran representative Glenn Chong. The incident began during the Laban Kasama Ang Bayan prayer rally and Women's Month celebration at the same time. Chong, a former member of Congress and a lawyer, allegedly made derogatory remarks about First Lady Liza Araneta Marcos. The details of his comments have been a matter of controversy, but it was his purported threat to slap the First Lady that raised more than a few eyebrows and caused quite a stir. This incident wasn't left unnoticed, quite the opposite. A Manila-based lawyer, attorney Daniel Y. Logan, took it upon himself to write to the Supreme Court. Logan requested an investigation into Chong's remarks, arguing they were unethical and violated the code of professional responsibility. Logan emphasized the need to uphold principles of equality, respect, and dignity for all individuals, regardless of their gender or position. According to him, accountability is key to maintaining the integrity of the legal profession. But the reactions didn't stop there. House Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Jeanette Garin also voiced her criticism. She slammed Chong's remarks, stating that such behavior diminishes the dignity of women and Filipino professionals. Garin underscored the importance of setting a positive example, especially during Women's Month. She suggested that while Chong's comments might have been made in jest or in the heat of the moment, it is crucial to maintain professionalism and advocate for causes in a dignified manner. So, what do we have here? A former congressman, a lawyer, a prayer rally, and a controversial speech. This incident serves as a reminder of the weight and potential consequences of words, especially when spoken by public figures. It has sparked a debate about the balance between freedom of speech and respect for individuals, regardless of their status. The incident has stirred a mix of reactions. Some support the call for an investigation, emphasizing the need for accountability and professionalism. Others see it as an overreaction, arguing that it was a heat-of-the-moment comment. The controversy has also sparked discussions about the role of public figures in setting examples and the boundaries they should respect, even when expressing personal grievances. In summary, this incident involving Glenn Chong has opened a can of worms. It has raised questions about respect, decorum, and the responsibilities of those in the public eye. It's a stark reminder of the power of words and the impact they can have, not only on individuals, but on society as a whole. It remains to be seen what the Supreme Court will decide. Watch the full speech video of attorney Glenn Chong during the Laban Kasama Ang Bayan prayer rally to learn how and where does this comment come from, and why he have uttered such comment to a First Lady of the Philippines. Maupo na muna kayo. Maraming salamat. Tita Sandra, ladies and gentlemen, I beg to disagree sa sinabi po niya na si Marcos ang Pangulo ng Pilipinas. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Marcos, kung may hiya ka sa sarili mo, bumaba ka dahil minanipopula mo ang election system noong 2022. Wala kang hiya, wala kang hiya, wala kang hiya, wala kang hiya, wala kang hiya. Ulitin ko, Marcos Jr., wala kang moral authority to lead this nation dahil minanipula ng asawa mo at ikaw ang Smartmatic election system at nandun ako nung inamin ng asawa mo na magmi-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Guys, I will take you to a journey na dinaanan ko nung mula ako naging congressman. Just quickly lang, bago pa lang akong naging abogado noon, nung pinatay po ng nakaupong gobernador, congressman, mayor, ang kanilang kalaban doon sa isla namin. Wala pong lumaban para sa kanya, si Glenn Chong lang.
Kaya po, wait, tapusin muna natin yung storya. Kaya po nung tumakbo po ako, ang palagi kong sinasabi sa ating mga kababayan, nasa inyong mga kamay, ang kapangyarihang mabago ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 Alam nyo, nung nag-eleksyon, ang dami nilang pera. Wala akong pera. Ang binigay ko, sulat doon sa sample ballot ko. Sinabi ko sa aking mga kababayan, ngayon pa lang, ako'y nagpapasalamat na sa tiwalang ibibigay nyo sa akin bukas sa araw ng eleksyon. The next day, I won. Ang ibig sabihin, mga kababayan, may kapasidad ang taong bayan pumili ng tamang leader. Wait, kaso lang dumating si Smartmatic at nagurgur ako. Kaya noon, naging kalaban ko si Smartmatic sa loob ng 14 na taon mula 2010 hanggang 2024. Hanggang si Smartmatic ang nagurgur na disqualify, di ba? Okay, noong 2016, dinaya si Marcos, sumigaw siya. Dinaya ako. Ako ang pinaharap nila sa mainstream at foreign media para i-explain kung paano dinaya si Marcos. Kaya mula noon, nagtrabaho ako sa kanila. Nagboluntaryo po ako sa kanila sa loob ng 6 na taon. Walang bayad kahit piso. Walang bayad ha, kahit piso. Tinatawag kami, nagpapakain sa kanilang bahay, alauna ng umaga na ako nakakauwi, pero walang bayad lahat yun. Noong 2018, nagtistigo ako sa Senado at sinabi ko, may 459 presinto na nagtatransmit na ng resulta isang araw bago ang halalan. 4 na buwan pagkatapos noon, pinatay ang aking personal aide and best friend ng 20 pulis, tinorture at grinder ang 4 na ngipin sa harap, kalahati na lang ang natira. In fairness naman sa mga Marcos, nagpadala ng bulaklak. Okay lang, walang problema. Nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, tinawag ako ni Lisa Marcos. Ito ang opening line niya. Pwede bang pumunta ka sa headquarters kahit 2 beses lang isang araw? Ay, 1 linggo. Sabi ko, walang problema. Kahit araw-araw pa, pupunta ako ng headquarters. Tapos ito ang next na sabi niya, magkano ibabayad ko sa'yo? Wait! Sabi ko sa kanya, di ba magkatrabaho tayo ng 6 na taon, wala ka namang binayad sa akin kahit piso? Ba't ako magpapabayad ngayon? Tapos ito ang sabi niya, di bali na, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Natuwa ako doon kasi malilinis na natin ang ating election system. Mapatalsik ko na si Smartmatic. Sabi niya, pagkatapos noon, gagawin kitang chairman. Okay lang, walang problema. December 10, 2021. 2 buwan pagkatapos nag-file ni Bongbong Marcos ng Certificate of Candidacy, tinext ako ng sekretary ni Lisa Marcos. Pinapapunta ka ni Lam, Lisa Araneta Marcos. Pinapapunta ka ni Lam sa address na to. May meeting kayo ng Smartmatic. Okay? Magmi-meeting daw kami at ang Smartmatic. Akala ko ba'y kalaban natin to? Okay. Doon sa meeting na yon, walang, take note, walang representative si Sara Duterte.
ang representative na nandun sa meeting kay Lisa Marcos at si Tambi. Si Tambaloslos. Magkakunsaba na yung dalawa noon pa. Oh, nandoon ang abogado ni Tambi. Siyempre, kilala ko yun. Bakit? Kasi abogado ko rin siya. So, hindi ako pwedeng magkamali. Pagkatapos noon, may dalawang, paikalawang meeting. Si Cesar Flores, ang dating pinuno ng Smartmatic sa Pilipinas. Nag-video conference kami. Dahil kalaban ko si Cesar Flores at Smartmatic, sabi ng mga tauhan ni Lisa Marcos, magtago ka, magtago ka. Kasi baka hindi magsasalita pag makita ka. Ako naman, nagtago ako doon sa may sofa. O, pero kitang-kita ko, nandun si Lisa Marcos at nandun si Cesar Flores. Pangalawang meeting sa Smartmatic. Ito yung pangatlo, mas mabigat. Nang araw na yon, may meeting ako kay Lisa Marcos na kaming dalawa lang, one-on-one. Dumating tong dalawang Marites, si Hubert Guevara at si Ivan Oy. Si Hubert Guevara, ginawa niyang deputy, senior deputy executive secretary. Si Ivan Oy, ginawang secretary ng Department of Information and Communications Technology. Sumabay sila sa akin sa meeting. Wala naman silang kasama dun eh. Tapos nung pumasok na kami sa opisina ni Lisa Marcos, dito si Ivan Oy, si Hubert Guevara, si Ivan Oy, ako rito. Nakaharap si Lisa Marcos dito. Oh, kompleto yung drama ko, di ba? Oh. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys to be with me. Tapos labay lingon sa akin, but not you, because they hate you so much. Ayan. Isa-isahin natin. Anong ibig sabihin ng meeting niya sa may-ari ng Smartmatic? Ay, gawin mo na natin Tagalog. Pare, may pakikipagpulong ako sa may-ari ng Smartmatic. Kailangan ko ng dalawang technical guys, pero hindi ka pwede dahil galit na galit sila sa'yo. So ano bang pagpupulungan nila? Magdarasal ba silang tatlo doon? Hindi. Bakit mo kailangan ng dalawang technical guys? Tandaan nyo, yung pagbibilang ng boto, alam na yan ni Lisa Marcos. Hindi na kailangang i-explain sa kanya dahil anim na taon na akong nag-i-explain sa kanya. So anong diskusyon ang kailanganin niya ang technical guys? Walang iba kundi paano manipulahin ang boto. Hindi pagbibilang ng boto. Dahil intindimos na ni Lisa Marcos, yung naintindihan na niya paano bibilangin ang boto. For her to need two technical guys, ang pag-uusapan, paano mamanipulahin ang boto. Pero hindi ikaw pwede, Glenn Chong, dahil galit na galit sila sa'yo. So ibig sabihin, sinabihan na siya ni Smartmatic, mabigat ang ating pag-uusapan technical. Of Smartmatic. Yun ang kamiting ni Lisa Marcos. So alam nyo, hindi na ako nag-apply nung umupo na sila sa Malacanang dahil alam ko nang binenta na ang ulo ko. Parang John the Baptist, pinugot kasi sumayaw si Salome sa harap ni Herodes. So hindi na ako nag-apply. Tumawag ang Malacanang, mag-apply ka na sa COMELEC. Tapos tatlong beses nila akong binaypas, hindi nila ako pinili. Hindi ako nagreklamo. Dahil alam kong binenta ako. Tapos, wala silang narinig sa akin, bumalik. Sabi nila, okay ba raw sa'yo? NTC commissioner ka. Alam nyo, mababang posisyon yon kaysa congressman. Pero tinanggap ko, dahil ang nasa isip ko, dudublihin ko yung free data ninyo. Pipersahin ko ang telco for the same price, dapat doble yung free data na mga tao. Yun ang gusto kong mangyari. Hindi ko inisip na huhulihin ko sila sa kanilang dayaan. Yung pala,
nagreklamo si Smartmatic. Pero noong December 9, 2023, pinirmahan na ni Ngetbo. Bongit kasi ang tawag ni Lisa Marcos sa kanyang asawa. Ngetbo na lang kasi pangit din naman yung dalawa eh. So, pinirmahan ni Ngetbo yung aking appointment as NTC Commissioner. Nagreklamo si Comelec, bakit yan ang pinili ninyo? Pag siya ang Commissioner ng Comelec, hawak niya ang telco. Makikita niya ang pandaraya natin kasi dadaan sa telco yung transmission data. Ayun, binawi yung appointment ko. Tapos, wait, bumalik sila. May instruction kami kay Presidente. Pumili ka ng mga posisyon na bakante para doon ka ilagay. Sabi ko, no. Hindi na ako magpapalaro sa inyo. Tama na. Tatlong beses nyo na akong binaypas. Tapos ngayon, binigyan, binawi. Anong tingin nyo sa akin? Siguro nagkamali si Lisa Marcos. Akala niya, lahat ng Pilipino luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Not me! Ang tao, ang bayan, hindi magagabi! 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 Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka. Hindi ako luluhod sa'yo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Ang kailangan ko, malinis na halalan para sa sambayanan ng Pilipino. Ano ang sigaw ng bayan? Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Alam nyo, may hawak pa silang listahan ng mga posisyon eh. Sinabi ko, hindi ko titingnan yan. Suli mo yan doon sa amo ninyo. Tapos nagtanong sila, ano bang gusto mo? Sabi ko, ito lang. Ilaglag nyo si Smartmatic publicly. Tapos i-disqualify niyo, i-blacklist niyo, quits na tayo. Hindi ko kailangan ng pera, hindi ko kailangan ng posisyon. Ilaglag mo lang si Smartmatic, quits na tayo. Tapos next meeting, hindi raw pwede magagawa ni Bongbong Marcos yon. Akala ko ba, sinabi mo, dinaya ka ni Smartmatic. Sabi mo, ang binibenta ni Smartmatic ay dayaan system. Ngayon pala, ikaw na naman ang mandaraya. Sinungaling! 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 Ano si Marcos at ang asawa? Saksaka ng kasinungalingan yan. Alam nyo, sinabi ko sa kanila, malinis ako, maayos akong pumasok sa inyo at tumulong. Kakalas ako sa inyo na malinaw ang pinag-uusapan natin. Ito, lalabas ko to. Nag-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Huwag nyo lang pakialaman ang kaso ni Richard Santillan, yung personal aid ko. Kung hindi, ilalabas ko pa. Mas matinding bomba laban kay Lisa Marcos. Pag sumabog to, hindi na niya makikita yung mukha niya. Ilabas na yan! 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 Okay, bigyan ko kayo ng clue. Alam nyo, mga kababayan, na-promise ko yan sa kanila. So kahit pa ang pangako ko ay binigay ko sa demonyo, tutuparin ko yung pangako ko. Hindi dahil demonyo siya, dahil ako to. Pinangako ko yan, paninindigan ko yan. Pero, bago ako pumunta ng Cebu at magsalita doon, pinakasuhan nila ako sa IBP para tumigil ako. Ang sabi ko kay Lisa Marcos doon sa Cebu, inunahan mo na ako. So, bigyan ko kayo ng clue. Itong babaeng ito, ang nagmamanipula ng kanyang asawa na maluklok talaga sa Malacanang.
hindi lang ang election system ng Smartmatic ang minanipula, pati institusyon ng gobyerno sa panahon na nagprotesta sila. Hindi nila ako pwedeng questionin dahil I am at the center of it all. At may ebidensya ako laban kay Lisa Marcos. Ilalabas ko to sa tamang panahon. Ilabas na yan! Okay, sige, continue. Mga kababayan, ito nga yung mga pinagsasabi rito, ha? Hindi ito galing lang sa bungang ako. Nag-execute na ako ng sinumpaang salaysay. Pumunta talaga ako sa abogado at nanumpa doon sa aking sinalaysay. Nasa Facebook ko yan, you can download it. 15 pages na affidavit laban kay Lisa at Bongbong Marcos. Hindi ako aakyat dito sa entablado na hindi ko muna ginawa ang aking affidavit para walang lusot ang mga kalaban ng taong bayan. So ito, ano bang nakikita ninyo na magkaparehong aspeto ng buhay ko sa ilanim ng paninilbihan sa mga Marcos na to at sa kalagayan ni Pastor Kibuloy, ni SMNI, ni Maharlika, ni Attorney Trixie Cruz? Sino pa bang iba? Marami pa. Diba? Marami pa. Si Pebbles. Anong sitwasyon na magkapareho kami? Mga kababayan, trinidor kami ng mag-asawang nasa Malacanang ngayon. Mga trinidor! Ulitin ko, tatlong meeting yan sa Smartmatic para masiguro na maiupo niya ang kanyang asawa sa Malacanang. Minanipula niya ang pinakamabigat na institusyon ng gobyernong ito para mailuklok niya ang kanyang asawa bilang Vice President at that time. So you see, hindi titigil si Lisa Marcos ngayon dahil nagwagi siya sa pagmamanipula ng election system natin. Hindi totoo na 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Ah, excuse me. Hindi pala Bongbong Marcos. Bobong Marcos. Ulitin ko. Hindi totoong 31 million ang boto ni Bobong Marcos. Dinagdagan yan. Tulad ng sinabi ko, sa tatlong meeting na yon, walang representative si Sara Duterte. At ayaw ni Lisa Marcos kay Sara Duterte, believe me, nandun ako sa kanyang opisina. Ayaw niya kay Sara Duterte. So, sa pagitan ng dalawang mataas na, actually, ang pinakamataas na opisyal, na lehitimong pinili ng taong bayan si Sara Duterte, hindi si Marcos. Inday Sara! Alam nyo, ang totoong boto ay yung kay Sara Duterte. 32 million something. Yung kay Marcos, ang estimate ko talaga nasa 24 million lang. Inangat nila para pumantay kay Sara Duterte. Dahil kung 24 million lang si Marcos, 32 million si Sara Duterte, lahat tayo, ang titingalaing leader ay si Sara Duterte. Anong sigaw ng bayan? Inday Sara Duterte! Inday Sara!
Okay. So ang kaya huwag tayong maniwala na 31 million mahigit ang boto ni Bobong Marcos. In-adjust yan ni Smartmatic. Okay. Kaya huwag tayong mag-atubiling humingi o ihingi i-demand sa kanya na bumaba ka sa pwesto. Dahil ang kapal-kapal ng mukha ninyong mag-asawa. Ewan ko lang kung tatablan ang mga mukha nitong dalawang ito sa sigaw nating lahat. Pero, let's keep fighting. Ito. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Sana ba? Okay. Dito tayo sa private initiative ni Lisa Marcos. Alam nyo, deep in my heart, I know na hindi nanalo si Sandro Marcos. Minanipula yan ni Smartmatic. Pero, mahal na mahal ni Lisa Marcos ang kanyang panganay dahil kamukhang kamukha niya. At gagawin niyang pangulo yan. Ang problema, hindi pa kwalipikado sa 2034 pa. Ang termino ni Marcos Jr. hanggang 2028 lang. So, ang panakitbutas dyan ay si Tambi. Actually, ang tawag ko sa kanya, hindi lang tambaloslos, pato. Kasi when he walks like a duck. Sara Duterte is the rightful leader of this country. I repeat, Sara Duterte is the rightful, legitimate leader of this country. Not Marcos. Never Marcos. Tulad ng sinabi ko kanina, si Lisa Marcos, ang katuwang niya ay si Tambaloslos. Okay? Si Marcos Jr., tapos may anim na taon, 2028 to 2034, hindi pwedeng tumakbo ang kanyang anak dahil bata pa. Sa 2034 pa pwede. Pero hindi nila ibibigay yan kay Sara Duterte. Dahil takot siya na hindi makaupo ang kanyang anak bilang presidente. So kaya isisingit niya si Tambaloslos sa 2028 to 2034. Okay, wait lang. Remember, he walks like a duck. Oh wait, nakatrabaho ko yan si Martin. Pareho kaming congressman noong 2010. Ito meron akong sasabihin sa inyo. Noong 2010, nalaman ko na may 10 bilyong piso na dumaan sa kay Martin Romualdez. So, humingi ako sa kanya ng pansiminto ng kalsada ko sa amin sa Biliran. 525 million pesos yun, sabi ni Martin. Huwag mong ibigay sa akin sa session hall. So mga kababayan, para kami mga magnanakaw, nagtago sa likod ng main door ng session hall, binigay ko sa kanya yung request for 525 million pesos. 2 years later, nalaman ko na lang na na-release pala ang 525 million pero walang kalsada dumating sa distrito ko. Ang tanong ko kay Tambi, nasaan ang 525 million pesos? Baka binulsa mo na. Yan! Hindi mo pera yan. Pera yan ng sambayan ng Pilipino. Kaya, kahit anong gawin ni Tambaloslos, hinding-hindi mananalo yan.
So dahil walang chance si Tambaloslos, ang naisip ni Lisa Marcos ay yung private initiative. Baguhin natin ang konstitusyon. Yung walang hiyang babae na yan, na manipula ang election system, minanipula ang institusyon ng gobyerno, ngayon mamanipulahin ang ating konstitusyon. Kaya, mga kababayan, pigilan natin ang kanilang private initiative. Gawin natin ang lahat na hindi magwagi ang private initiative ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos yan. Kaya nga, mga kababayan, ang sabi ko sa Cebu, kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan back to back. Uulitin ko, Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita back to back. Wala kang hiya! 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 Huwag nating hayaan, mga kababayan, na manaig itong ilusyonadang ito. Sinabi kong ilusyonada dahil kung napuna ninyo, na kahapon ko lang to napuna eh, nagjangkit ang walang hiya, pumunta na naman ng Germany at Czechoslovakia. Nanotice ninyo ang handrail ng access boarding stairs ng eroplano? Puno ng bulaklak? Oh, ni-research ko yan. Lahat ng arrival, departure at arrival nila, may bulaklak yung hagdanan. Alam nyo, isang gamitan lang yan. Sabi nga ng kaibigan ko, buhay pa pero marami na silang bulaklak. Oh. Yan ay matibay na ebidensya ng pagwawaldas ng pera ninyo. Sila, ginagawa lang na palamuti ang perang pinaghirapan ng mga nanay at tatay ninyo. Hindi mo pera yan! 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 Tingnan natin, mga kababayan, kung pagdating ng eroplano niya, may bulaklak pa. Gawin na lang nating corona sa patay. Di ba? At any rate, mga kababayan, baka lumagpas na ako ng oras ko, iiwanan ko to sa inyo. Karamihan na sa harap ko ay mga kabataan. You know what? You know what? It gives me so much encouragement. Patapusin niyo muna ako. Patapusin niyo muna ako. It gives me so much encouragement na sa 14 na taon na ginugol ko ang buhay ko para matanggal si Smartmatic, I am here speaking before you. And it is an honor na makita ko na mga kabataan are taking up that challenge to stand up for their country now that we need you most. Yeah! Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ako, papakita ko lang sa inyo, ako lang mag-isa at that time lumalaban kay Smartmatic. Pero hindi ako tumigil hanggang nabuwag si Smartmatic. In the same way, tayong lahat mas powerful to fight them. Kasi, hindi naman sila ang totoong halal ng taong bayan. You know,
pwedeng i-argue nila na hinalal ako ng taong bayan. Hindi ka hinalal ng taong bayan dahil dinoktor mo ang resulta ng eleksyon. Pero si Vice President Sara Duterte remains pure. Hindi siya dawit. Hindi siya nadawit sa kabulastugan ni Lisa Marcos. Hindi siya sinama dahil galit na galit si Lisa Marcos sa kanya. So mga kababayan, mga kabataan, yung sakripisyo nyo to come here today, the other days, na araw-araw nandito kayo, taya nyo yan sa kinabukasan ng malayang Pilipinas. Babalikan ko uli ang sinabi ko sa inyo. Alam nyo, nung nagsimula akong mag-congressman sa amin, ang poverty incidence sa amin ay 70%. Nung magsimula akong congressman, 7 sa bawat 10 taga-biliran ay mahihirap. Hindi ako nagmamayabang sa inyo. Sa 3 na ikling taon, nabaligtad ko yan. Pag alis ko, poverty incidence was 30%. 3 na lang sa bawat 10 taga-biliran ang mahihirap. Ang ibig kong sabihin, mga kababayan, nasa kamay ninyo ang kapangyarihang babago ang takbo ng buhay ninyo, na mga bata, nanay, tatay, lolo at lola, lahat ng Pilipino. Ang kailangan lang natin ay magkaisa tayo. Etong ating rally ngayon, hindi lang para sa akin, kay Pastor Kibuloy, kay SMNI, kay Attorney Cruz Angeles, kay Maharlika. Ito'y laban ng bawat Pilipino. Babalik at babalik tayo sa question, sino ang naglukluk sa inyo sa Malacanang? Hindi ang taong bayan, si Smartmatic. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Pinapakita ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Ginagalang ko ang mga matatanda, but not you. Because I hate you so much. Babalik ko lang yung sinabi niya. Mga kababayan, sana magsalita ang ating pangalawang pangulo rito to address you. But at this time, it is really an honor for me to know na merong isang opisyal na totoong halal ng taong bayan. Si Sara Duterte yan. Finally, sana para walang gulo, huwag na nating palandingin ang eroplano ni Marcos. Pabalikin na lang natin sa Hawaii para Hawaii Part 2. Maraming salamat.